So ayan na po. Diba napaka-yummy. Ayan. Ayan siya. Magsasandok na ako ng curry. Ayan. Good morning po. Happy New Year. Unang taon ng 2024. Ito po. Hindi na ako nag-hilamos. Diretso po ako sa garden. Kasi sabi nila, pag nagtanim ng auno o nagpaputo ka ng buhok ng auno, unang taon, mabilis umaba, magtanim umabong. Ngayon, nagtanim muna po ako, nag-replant po ako ng kangkong. Kasi paubos na ibang mga petsa, yung gusta sa kangkong, naman magtatanim ulit ang kangkong. Nireplant ko na po siya. At saka yung grapes po na pinili ko na sanga-sanga lang online, may talbos na siya. Itinanim ko na po doon. So, nalipasa na. Breakfast ko ito, may 11 na. Ito, magkakape po ako. Samahan niyo ako, hindi ako magkape. Kasi pag dinaretso po ako doon, non-stop. Sabay makain na natin punto, linis ng mga anumang aso. So, ito po iluluto natin yung labis ko para may sabaw tayo ngayon. Kaya ganito itsura ko, sabi kasi nung nag-message sa akin, pag po pihira kayong mag-vlog, sabi ko kasi po retso na lang. Eh, kahit na naibablog na yon paulit-ulit na lang. Tapos sabi niya, kahit po yung ano-ano yung mga kinakain mo araw-araw, i-share mo naman, kahit tuyo siya o itlog o ano, o pag-oong, matagos lang. Sabi ko, o sige, pagka may panahon ako, eto ako na niya. Hindi ba ako nag-hilamos? Kagabi pa yung huli ko hilamos mo after ng kutuban at kainan. So, eto po, hindi ko naman siya natikma. Pero nung hinahalo ko ito, natikma ko sa panyo. Kumain ng bibingka. Bibingkang yung may latik po sa ibabaw. Ayan. Pakita ko sa inyong close. At pati ito mga iluluto natin ng lunch. Sabay magsasain ako para yung mga alaga ako nakakaabangan. Kasi ayaw ko kumain ng punong peach lang yan. Magsasain pa ako tapos nag-aadobo kahapon. Pinagprito ko sila ng New Year naman. Pinagprito ko sa paborito kasi nila yung prito ng manok. Hinihibay-hibay ko lang ganun sila base sa kanin. Okay, kahit walang sauce niya. So, ito po. Iko-close up sa inyo pati ating lalaga na buto-buto. Wala naman akong isdang mabili kahapon kasi last minute tumakbo akong palengke, bumili mga prutas. Ang mga isda nila napakarami kaya nang bulok na. Tinitin na pa nila kabango-bango, namumutla na, natutunaw na yung mga isda, kawawa naman. Pwede nang gawin silang fertilizer. Ako ginagawa ng fertilizer, hindi siya nakakabili ako. Matagal na nasa iba na itsura, medyo na dry na. Tinatagdag ko po yung ginagawa ng fertilizer. Yung mga panaghimay ako ng gulay, tsaka pinagkirahan ako pagkain. Yun, ganyan po ang ginagawa ko araw-araw. Sige, isishare ko sa inyo yung mga ginagawa ko araw-araw. Na libang na isang senior, na wala naman kayong gagawin, kundi mahigat matulog, lalo po tayo magkakasakit. Ito nyo, at the age of 67, yun lang po, mataas ang uric acid ko. Pero ang dali naman po, ano, ipa-plus ng tubig lang po ako. Yun, kasi mahilig ako sa yung medyo hindi man maayat, kaya lang gusto ko may lasa talaga. Iba, pagka nagluto, tabang na tabang ako talaga. Hindi patis pa. Kaya nag-ridge na po ako doon sa alat, hindi na ako nagpapatis. Tapos, minsan, cheat nga, nag-cheat, nagpapatis. Kasi namimiss ko rin yun. So, ito po, sabahin niyo akong mag-alabos ang black coffee lang. Hindi ako maglagay na asukal kasi nga ito, sweet ito. I-close ako lang po muna. Habang pinakukula ako muna ng kami. So, ayan na po yung bibingka, may latik. Kaya yung aking lechon na legs, inapura-apura ko. Pero okay lang, ang sarap niya. Ayan, ayan, black coffee, hindi ko pa mahalo mabuti. Dalawa agad yan. Ito po yung hinargush natin sa garden natin. Parang aasim ko po yan. Tapos, kasi nung bata pa ako, pagka magsisinigang ng baboy, o magsampalukang manok, baboy yung ang nanay ko, pakukuhanin ako ng sili, dahon ng sili, mabango na, tapos may bunga rin yan. Ayan yung na-harvest natin. Ayan ito, last na yung pag-harvest ko ng pecha at mustasha. Ayan po ang ating lunch. So habang nagbe-breakfast po ako, nagpapakulo na ng buto-buto. Ito siya, ayan, ayan. Mami ako ilalagay yung kamatis, sibuyas. Ayan siya. So samahan niyo ako mag-breakfast. Nag-garden. May siyang punit-punit. Punit-punit kasi tapos may mga kung ano-ano ako nakaagigan dahil sa palis. Ayan, naglagay ako ng sapin sa ganito. Tinanggal ko na kasi nga mga pagdita niyo. Ang itsura mo.
pagkagising ko, toothbrush lang, takbo na agad doon. Kasi pag napunta na ako doon, hindi na ako nagpagdala ng kape. Marilibang na ako yung ginagawa ko. So, eto po. Nagawa po ako ng isa pang dalawang extra nito. Ito, dalawa. Ah, dali ko pala Lester tsaka Eva. Dalawa po yan. Ay, kaganda naman po. Bukas kasi pupunta ko po. Ito naman yung nilap-lap po. Yung ano. Eh, gusto ko na yung sabaw. Pwede pa naman yun eh, yung crispy pata. Pinigil ko man yung sarili ko. Naubusin, kaya ko paubusin. Hindi na nga kumain na iba muna. Para masarap kasi. Gayahin niya yun. So, eto. Ibang na lang ako daldal ng daldal. Isla-isla ko na siya na pala. Ayan, napakaganda po yung gawa ko. Hindi po pinipit sa gata. Tapos ang ginamit ko po yung sugar, hindi siya sugar, yung bao-baong panutsa kung tawagin namin yung bata pa kami. Kasi yun ang pinipilit ginawa na ito kasi masarap daw at mabango. Sabi ko, sige nga, subukan nga yan. Konti lang ginawa ko, siguro 1 kilo lang po. Kasi nga, sabi ko, kabitan nilang naman. So, ayun, pakita ko sa inyo ang napakaganda kong ginawa. Pumasok po yung aking isang anak, yung aking adopted. Kagabi, sabi ko, wow, pinag-overtime ang company kasi party-party nila. So, eto na po siya. So, o, diba? Ang kapal yung ano niya, oh. Ayan. Ganyan, dinudukot-dukot po ni Marchan baby pa, eh. Ibabaw lang. Sarap. So, ito po na pong sumo para sa inyo. Hindi ko ito tinikmang kagabi kasi ayaw ko nga mabusog. Madali po ito makabusog. Maganda po sa umaga to sa kapre. Ano, merienda. Kasi talagang pinag-tripang ko po yung lechon. Nilechon po yung ano. Mapapanood niyo naman po at yung lesson niyo. Ito po na sumo po para sa inyo. Magandang umaga. Mag-ano na, mag-alas 12 na. 11:30. late ano. Breakfast, late, ano rin, lunch, yung lunch at saka dinner ko nagkasama ko na kasi nag-stop na lang ako. Ito po, sa mga OFW na nanonood sa buong mundo, ito ay makakapanood ito. Ito na sumubay sa inyo. Mapakasarap. Nilagyan ko po pala ng pandan habang niluluto ko yung bigas, yung malagyan. Nilagyan ko po siya ang pandan, pati yung paghalo ng pinakatapin niya, nilagyan ko po siya ng pandan. So, sa dalawa agad tinuha, magpapakabusog na. So, ito po. Next time sa garden, sabahin niya ako doon ako kaya breakfast. Dadali ko yung breakfast doon, kape. Kama nagpukutkot na kung ano ito, makikita nyo araw-araw. Pero negra na ako. Anak ko, kaya lang maging negra. Basta enjoy ako sa ginagawa ko. Yung po ang gawin nyo, hanapin nyo sa sarili nyo kung saan kayo masaya. Yung po ang gawin nyo. Kasi ako pag kayo nagtatamad-tamaran ako, tringa muna ako, higa-higa ako. Parang doon po ako naiinip eh, walang ginagawa. Basta ako, yung pag napagod, hihilahin talaga ako na ang tukon, hindi ko pinipigil yan, tutulog ko yan. Pero pagka hindi naman po ako makatulog, wala akong magawa kahit anong gawin ko, hindi ako makatulog. Naghahanap ako makikot-kot. Kahit hating gabi, nagagawin ko, kumunin ko yung mga panjama ko na walang garter. Kaya ko ng garter yan, saan ko ito? Lumang ba, ba't ako ganun? Meron palang taong ganun. Naman ako sa tatay din, napansin ko yung tatay din ng ato. Hihigaya 15 minutes lang, galing buhay, nag-araho. Nag-araho, kalabaw. Naawa nga ako yung sabi ko, nakaawa naman pag
15 minutes lang yun, nababangon na, hindi ng kape. Tapos yun, itauwi ko sa ano, nagtatagalog sa mga kawayanan, nililigo siya kawayanan. Kung naging lalaki ako, siguro, tuwa-tuwa yun. Kasi wala siya naging anak na lalaki na sipot katulad yun. Sa akin daw na ako. Ako. O bata. Daong sasayin mo na po ako habang papalambot ako noon. Kukutinis natin ito. Natapos na po ang mag-breakfast. Tapos, nakapagsain na. Pakainin ko na lang ang aking mga alaga. 12 o'clock po silang makain. So, ito po yung mukulo ng bauna. Ala pa naman sangkap. So, lagay na po natin yung sibuyas at saka kamatis. Buto-buto po ito na parting merong sa may bunto tapos yung paa. Mahilig po ako sa paa kasi hindi siya masyadong maano ang taba niya. Yan, medyo matigas pa siya. So, tama-tama lang. Lalagay ko na itong mga gulay. Kamatis sibuyas lang muna. Lalo siyang babaw. So, ito po ang mga nahugasan ko na yan. So, lalagyan ko na rin siya ng patis. Patis pa. Patis talaga. Masako ng paus. So, ito po, mga dalawang kutsara. Tuloy na natin tatlong kutsara. Yun. Cover na natin. Yan. O, ito pong daon ng sampalok. Kagayatin natin para tumatas ang asin niya. Lalagyan ko rin po yan ng asin. Iba po kasi yung may asin. Sabi nga, ito, ayan, makahugas na siya. Lagyan ko muna siya dito. Ayan. Mga native po itong naitanim ko. Ibiyakin ko lang siya ng ganyan. Ay, malutong kasi bagong pitas. Pinag-harvest ko na mga gumulang. Isang lutuan din. Hindi ko po siya gagayat-gayatin kasi gusto ko yung buo siya. Ayan. Bibiyakin lang na ganyan. Ayan. Ito hindi na baby pa yun. Malapit na siya lumagpas. Kaya tama-tama lang pansigang. Masarap din po ito sa dininding, pakbet. Ang daming bulaklak. Hindi sa taas ng balat. Buti na lang, nagbibigay siya ng mga sapat sa panluto, isang grupo. Masarap din po gata ito. Pag marami siya, gagata ko siya, sahugang ko lang siya ng hipon. Ito malaki na, malapit na siyang gumulang. Yan, hindi ako na siya. Ang ganda pa yung buto niya, hindi pa siya ano. Hindi pa siya magulang. Ready pa. Ready pa. Ito baby. Hindi ko na yung biyak na. Kahit yung kung mga pechay, mga baby-baby pa yan, tsaka yung mustasa, hindi ko na siya hihiwain. Gusto ko kasi ganyan bulbo. Kasi pag nalanta, maliit na. Mahanap-hanapin mo pa siya kung saan-saan. Ayan. Pagkaluto po nito, lunch na tayo sa mother ako. Para yung mga poor babies naman, makalaro ko. Kasi pagkatapos ng lunch, yung iba sumasama sa akin sa kwarto. Habang nanonood ako ng series na inaabangan ko, yung pang 2:30, mga katabi ko po yun, natutulog. Yung iba siksik sa kilikili ko, iba dito sa ilalim. Nanghita ko, kanya-kanya sila ng ano, hanap ng posisyon. Mga katabi lang ako. So, ito po yung mga dahon ng sili, na may sili, ihimayin natin yan. Matigas eh. Pampabango, tsaka iba po talaga ang lasa. Nasanay na po ako ng ganon, kaya nagkanim ako ng sili. Lugasan ko na rin po ito, mga lasa na dito, kaya ano, matik-tik na siya. Medyo nalalanta na nga.
Ayan. Pagka pumupo talaga itong down ceiling na, na ano na, ang tawag dito, yung nabuyo. Ayan o. Pinainan ako ng tatay ko ng ganyan. Kasi hikain ako ng bata. Hindi ba hikang ano, tumutunog doon yung lalamunan ko kung natutulog. Nahina ang katawan ko, lagi ako may sipon, ubo, ganon. Tapos sa gabi, pag natutulog ako, naririnig ko rin yung tumutunog. Tumaganon, pero hindi naman po hika. Tapos yun, inainan niya ako nito para tumibay yung ano ko, yung baga ko. Tapos sabi ng nanay ko, ikaw pinakasakitin, paglaki mo, ikaw matibay ang katawan. Totoo nga po. Eh, mga kapatid ko, bata pa. May mga diabetic, high blood, ayun. Ganun na yung dalawa. Dalawa kong ate. Sila yung matatatag ng araw. Pinagagalitan ako. Lagi raw ako nagkakasakit kasi laro ako ng laro sa labas ng bahay. Naiinitan. Eh, mga sili yung nalagay ko po yun. Lagay ko sa suka. Baka makain ko na naman, mawalan ako ng gana. Pag nasobra na ang nakakawalan po gana. Ito na. Yung nag-request sa akin, mga nag-request sa akin na kahit na ano lang sa bahay, itong itsura ko, ganito lang. Pagkagising, hindi na ako naghilamos, pero naghilamos naman kagabi, toothbrush lang. Kasi pagka naghilamos ako, baka iba na ang gawin ko. Saan ako mapunta. Ayan o, hinugnas siya, maganda itong ano. Ilagay sa suka. Ay, isa pa yan. Pagpatibay yung nanay ko at saka tatay ko sa umaga, iniinom nila yan. Suka at saka ito. Lalo na pag malamig, giniginaw daw sila. Ito, ano ko na, hindi ko na sila, ano kasi mga baby pa siya. Yan. Tapos itong sili, ayan, magkasama sila. Yung daro ng sibuyas, lalagay ko na rin po kasi wala na akong paggagamitan. Ayan, ang galing ko lang yung mga, hugas na rin po yan, hugasan ko na siya. Yun, sayang naman kasi. Yun. Yan lang. Lakasan ko na po ito para mabilis. Lagayatin ko na po ito. Check natin ang bango-bango na. Pinagtagal ko ng isa pang kamatis. Kasi gusto ko ano, may kamatis. Makamatis siya. Ang bango na. Yun. So, pumula na siya. Pakita ko sa inyo. So, ayan na siya, di ba? Ang ganda ng sabaw niya. Yan, gusto ko yung sabaw niya, ganyan. So, eto na po yung gulay na himay ko na, tsaka yung nagayat ko na yung dahon na sampalo. Paasim po yan, sakto lang yan. Lagay ko na muna po yung paasim. Ako nagayat po yung sili. Sili labuyo. Ay, laksa lang yata. Sari naman ako sa maanghan. Ayan. Ang bango. Talaga naman yung dahon ng sampalo. Pagkapo lang po sa asin, magdadagdag na lang ako na yung asasin. Pero sakto lang po sa asin po yung sampalo na yun. Kasi lagyan na natin ang patis at saka asin. Yung alat niya, tsaka yung asin. Pero kung gusto niyo magdagdagan pa ng asin, ako sakto lang. Maasin yung aking ano. Yan, nalagay ko na po itong aking mga gulay. Yan. Yan natin itong dahon ng sibuyas. Sigarilyas muna pala. Kasi medyo matagal-tagal siyang maluto. Pag tumabang po ito sa asin, gawa ng gulay, nagdadagdag ako ng asin. Sabagay, mabigat siya, tsaka isang kraso lang kinain ko nung ano, para may laman lang ang tiyanate. Gusto ko kasi makakain ito may sabaw. Kagabi eh, huwag ko lang maubos yung pata, umilit yung pata. Ayan, hintayin ko lang siyang kumulok.
kumain na po tayo. Sirain po yan. Kumunta ako dyan na may mga baho pa. Binigyan ko na yung mga aso, dinagdagan ko pa. Hindi na hinay ko yung mga manok nilang prito. Kaya yung kamay ko, ayan, may mga nakasiksik pang mga minimay ko sa tapos lalamas ko. Maanti po yan mo yan. Pag nakakain ng mga pagkain ng tao, ayaw na nila yung kain ng pigs. Eh, minimix ko na lang siya sa isang side yung pig sa isang side, kanin at saka manok. Pagka yung agabi ko para makakain ng pigs, konti lang lalagay ko ng kanin. Tapos marami ulam, so yung lasa ng bibig nila para mutumugtog ka, mapapakain sila sa pigs. Baamoy po talaga ng amoy ng sampalok na dahon. Napakabango niya. Lagay ko na yung sili. Hindi ko na siya baliin kasi meron ako nagayap. So, ito pa yung mga buo-buo. Ay, kasarap. Lalagay ko sa suka. Pero parang konti suka na galing ko sa kailigan ko. Sukang paumbong talaga po. Napakasarap. Order na ako. Dalong-dalong. Napagagamit ko sa adobo ng aso. Ang pagkain nilang di ato-adobo. Yan, pwede ko na ilagay ito. Medyo lang pa na yung ano. Ooh, lala. Maraming gulay. Yan. May lanta. May lanta. Pero yan. Malanta na. Yan. Ay, asarap po nito. Dami ng sili, sabay na rin natin. Eating portion na. So, pipiliin ko po araw-araw ano yung mga pagkain ko dito na hindi naman laging karne. Kaya medyo healthy-healthy pa ang lola mo. So, yung mga cooking tutorial ko po yung mga ano, pang ano talaga, pang may bisita ka. So, ito yung pang everyday naman. Kung ano yung nagaganap sa bahay. Bakit ako hindi nalulungkot, naiinit? Kasi marunong po ako mag-adjust. Lumaki po kami ng, pinalaki po kami ng mga magulang namin na ganyan. Sabi niya, lumabas ka sa mundo, nagsosolo ka. Kaya masanay ka magsolo at mabalik ka rin, nagsosolo ka. Isa ka rin gabi. Ayan. Dahil lang natin siya malalita. Check na po natin. Nakaready na ang isang lupa ng kanin. Amoy na amoy ko na yung mustasa ang bango. Ayan, nalanta na siya. Ayan. Ang bango. Ikman na po natin. Ikutsara ko. Ang tama na yung alat niya, asin. Pag yung kulang para sa akin asin, magdadagdag ako. Sakto lang. Ayan. Ay, kapok na. Ayan. Ayan. Buto-buto. Gusto ko yung may ano, pata-pata. Kasi yung tabako niya hindi masyadong delikado. Masarap. Sibulay. Kanada yung buto-buto na yung laman. Ayan. Para hindi mabibig. Ayan. Malabok. Ko ko na, takot na naman yung saan. Ayan. Oh, yummy. Mga taba na nagmumura. Nagmumura yung mga kataba-taba. Ayan. Ang dali, Coco. Oops.
mo? Pupuputok na lang. Tagal-tagal si Coco sa pumuputok-putok. Yan. Yan. Ayos natin para maganda patina. So, ayan na po. Diba, napaka-yummy. Ayan. Ayan siya. Magsasandok na ako ng curry. Ayan. Ayan. Ito po yung sabwa, yung saging na aking panghimagas ngayon. Kasi masarap po yan. Bukod sa masarap, healthy po yan. Mas gusto ko ngayon yung hindi siya nilalaga o piniprito. Ang tamis po niya. Tsaka maganda po sa ating ano yan, sa ating katawan. Ay, naku, Diyos ko, kami. Ito po, maligam-gam na tubig pati iniinom ko kasi parang naramdaman ko yung pagmalamig siya, nangangati lagi ang lalamunan ko. So, laging warm water. Ay, kailangan na po natin yung hindi na tayo bumabata at tumatanda na. So, ito po. Naku po, nangyama. Kain po tayo. Taba, yung mga gulay ko, ayan. Hindi ko siya ma-close up kaya. Kita ko na lang sa inyo. Ayan. Ganyan po ako kung ano yung maisipan ko. Iluto kung ano yung nasa rep yun. No? May mga gulay akong konti-konti. Masama-samahin ko yun. Iisipin ko na lang. Masarap sa ganito yan. Masarap ko ganun. Pinagsama-sama kaya. Mekos-mekos. Mix-mix. So, ito po unang higo para sa inyo. Kahit si Coco paborito ito, siligam. Masarap ang sabaw. Tama lang yung asin niya. Mainit pa. Naka. Magkakamay na ako. Mainit pa yung kami. Hmm. Yung inani natin sa ating garden. Ang sarap. Dutu siya, crunchy na. Yan ang gusto ko yung may nangangalot. Ayaw ko ng putol-putol. Kain po ah. Ayan yung karne. Oh, ang aking alaga. Ayan. Hindi matiis. Isa si Prince ayaw niya ng may toyo-toyo adobo. Gusto niya laga-laga. Sarap. Sabaw po ang masarap. Pwede na itong nagkain na kayo ng mga ano, mga kakaumay. Kagabi pala naisip ko na gusto kong bukas may sabaw. Maglalaga sana ako pero sabi ko sayang mas tight ko yung may asin. Tapos may mga gulay akong pang tulad talbos ng ano, sa palok, masarap pang sinigang. Yun na niya, lumiliit na, kaya ayaw ko nang piliputol-putol siya. Ganito po ako sa araw-araw. Nahabol ko yung 230 na series, papahinga lang. Tapos yung ibang, pag nasa mood pa, ibang hindi ko natapos, itutuloy ko, kaya kinabukasan na ulit. Hindi ko siya natatapos. Sa dami ba naman na yan, natatapos. Kulang ang 24/7 kasi pag ako'y may ginagawa, sama yung paglilinis, pag nakita ko madumi o dadanang punas. Tapos sa kabila naman, may ibon, linis dito, linis doon, pakain dito, gano'n. Tapos may tatanim ako, nakita ko tanim. Sa isang umaga, ang dami kong nagagawa. Sarap.
Diyan pa asin. Sili na higop. Nangalot yung sili na buya. Yan. Nanggat na. Matindi po ang hangang sili na buyo. May napasama doon sa talbos ng kamote yan. Talo yung mga sili ng mga Indian. Napapakusko pa nga yun, kinakagat-kagat ko. Pero yung sili labuyo natin, iba. Nanunuot. Nanunuot na. Hindi po ito kape ah. Warm water. Kailangan po alagaan natin sarili natin. Kung gusto pa natin tumagal-tagal ng healthy. Ang bilis. Ay, sarap yung sabay. Kain po. Talagang sagana sa gulay, oh. Ako, kung binili po yan sa palengke, 3 piraso, 10 piso. Eh yung nilagay ko na yan, nasa 50 pesos na yun. Medyo malaki-laki pa. Ano, 21 tali, 3 lang. Buti na lang sa akin na ibenta yung kabilang lote. Ikakapagtanim ako dati, pasu-pasu lang. Pero ngayon, pasu-pasu pa rin iba. Hindi improvise ako yung mga garapon-garapon ni bote ng tubig garis sa taas. Dati, ang dami kong tinapon niya, huwag mukha akong tapon. Parang tapos sa inyo. Kung paano kong ginagawa yung pagtatanim. Malilibang kayo. Panoorin niyo yung ginagawa kong pagtatanim bukas. At saka yung pag-improvise ng mga paso-paso. Ayan. Kumusog na. Ang dami ko sinandok. Kagabi talaga, oh. Hindi ako kumain ng iba. Inula ko muna yung lechon kasi pagka kumain ako iba, hindi ko mauubos yung napakalahati ko kayo. Pero, sa isip ko, baka kung ubusin ko to, hirap gabi. Kahit wala akong high blood, baka bigla akong magka-high blood. Kaya ginawa ko, di ba pineapple, effective po, wala akong naramdamang kirot-kirot o manhid-manhid, wala. Kailangan pala talagang tatampot at pepermahan mo ng pang-contra. Siyempre, dati, tiwala ako. Bata-bata pa. Ayan yun. Masarap kaya mabuhay. Sarap kumain. Magkakaroon na yung mukha ko. Di ba, sagana sa gulay. Dati, bibili ako. 3 piraso lang kami nung nasa taas. Aakit ako siya ng taas. Sabi ko, yung gulay nung maluto, ganyan na lang eh. Kasi siyempre, himayin mo, tanggalin mo yung mga lanta, yung mga madilaw na. 3 piraso na lang matitira. Eh dyan, ugupitin ko yung mga healthy o. Oh. Yung mga hindi healthy, higit ko sa ibon. Pagay double purpose, tali yung peche, gusto ko sila yan. Dati niya akong kabuhay, may susok. May susok nga po, laki-laki. Wala ako galing ito, baka galing Bulacan. Kasi kinuha ko yung mga bricks dun eh. May mga gamit ko na kakapit dun. Ilagyan ko siya na asin. Namatay.
Baka mga anak pa eh, gumami. Kinakain niya sitaw ko noon, di nakalaki sitaw ko. May bago akong tanong ng sitaw. Tabi-tabi lang sa diyan, bahala sila mag-away-away doon. Kung saan sila gagapa, basta ako kukunin kay bunga nila. Ang patola, tinanggal ko na. Lago-lago, bulaklak-bulaklak, hindi na mumunga. Dinaganad ko sigarilyas ko, eh din ang tanggalin ko. Ayun ako, ayabong ng sigarilyas ko, tsaka isang puno ng ampalaya. Intayin natin ang ampalaya. Ako, saya sa pabuhito ko. Walang tapon yan, dahon at saka bunga. Natakaw, sinandok, hindi naman pala kaya ubusin. Mamaya, hindi ko na siya ibabalik. Si mamaya. Kasi tansya ko, mauubos ko eh. Inaalala ko mabigat sa tiyan yung ano. Yung ilang oras lang pagitan, 2 oras lang, hindi pa natunaw yun. Pagutom na gutom ako, ubos talaga to. Tulad kagabi. Sa totoo lang, kinumbron ko lang po na huwag ubusin yung ano, lechon. Kasi sa isip ko, tuwala ako, healthy ako, baka mamaya ngayon matibok-tibok. Kinontrol ko, pero sa pinakiramdam ako yung sarili ko, wala naman akong naramdaman, wala akong pineapple juice pa lang, tama. So, sabayan mo na, huwag mo na intayin, may maramdaman ka pa. Ayun o, mga balat-balat, yung ano, litid-litid yan yung sumusok ko. Ang yaman. Gamit. Masiraan. Namiss nyo na yung mga dialogong naman. Naubos ko rin. Sarap kaya. Ang ganyan, butong malambot. Gusto ko yan. Preso, may laman. Paano pa? Kainin ko muna sa amin. Marami pong benefits yan, lalo kong hilaw. Sagi niya sa bako. Potassium. Lalo tayo may edad lang. Kailangan natin ng potassium, lalo ako. Ang dami kong ginagawa. Kailangan malakas katawan ko. Kasi kung hindi, hindi ko magagawa lahat yan. Sa umaga, kahit wala akong almusal, sa meron ko na maka 2-3. Kumbara ang garden. Ano po, sa susunod na ma'am, pipilitin ko po yung makapag-upload na kung ano yung ulam namin araw-araw kasi sa dami kong ginagawa, kanyang itsura ko. Ito po yung mga natural na gawain everyday ko. Pamiyan na po akong maghuhugas ng mga plato, pati plato pinag-anuhan ko kagabi, pero binawasan ko. Masakit siya mata sa umaga, pag-isip mo, ang daming gagawin eh. Nilinis-linis ko muna, nalito ko sa amin yung konti. O, parang may gagawin ng camera. Sakta lang siya, pero gusto ka pa. Sige po, sana nag-enjoy kayo. See you po next video.